O mga pre, welcome back sa channel ko na parang lulubog lilitaw at ilang buwan ding walang galaw. Today may gagawin akong mahalaga. Umuwi kasi yung kapatid ko dito sa Pinas at nagre-request siyang gawan ko siya ng grazing table para sa birthday niya. So dahil mabilis ang pag-iisip lang to, kukuha na lang tayo ng mga bagay na available sa paligid natin. At so far, ito yung mga nakalkal ko sa aming munting bahay na pwedeng gamitin. Iunan na natin dito yung mga lumang kahon galing doon sa nasira naming dresser table, packaging tape, palayok, chopping board na hindi pa nagagamit. Kinuha ko na din tong dried anahaw leaves yata to na kasama yata to doon sa nabili namin tikoy sa Quezon. At itong mga babasaging mga jars and bottles na inipon ko sa hindi ko rin malaman dahilan. Isasama ko na din dito mga pre yung mga DIY projects ko katulad nitong pot mat na gawa sa wine cork, kickstand na ginawa ko para dun sa birthday ng pamangkin ko, at mga display na ginawa ko talaga for this grazing table. P.S. gawa lang yan sa barbecue sticks. O diba? At dahil wala akong makuhang malinis at malaking food platter, bumili ako ng wood plank, aka labahan, isang native basket na trip ko yung design, at mga artificial flowers na ilalagay ko sa mga boteng gagamitin natin. Siyempre, hinanda ko na din mga pre yung mga food pan at mga pinggang gagamitin, at nilabas ko na din tong chocolate fountain namin para naman may pa-chocolate tayo. So, let's do this! Una sa lahat, ipupungsoy muna natin yung mga gamit dito sa sala namin dahil dito ako magse-set up. Masikip kasi yung dining area namin para sa mga ganitong matinding handaan, so mas okay tayo dito. Next, yung magiging background. So, bumili na agad ako ng wallpaper online at para siyang 3D na brick wallpaper, pero take note, mura lang siya per piraso. Wala kasing kabuhay-buhay yung pader namin, tapos may bintana pang hindi naman nakasentro dun sa pagpwepwestohan ko ng table. Kaso mga pre, bigla akong napaisip, paano ko lalagyan ng wallpaper tong bintanang to? Napaisip din naman ako. Pero nakita ko tong enlarged photos namin nung kabataan na pinalaminate pa ni mama. Eh since umalis naman siya ngayon at bukas pa naman ang balik niya, naisip nyo ba yung naisip ko? Alam nyo na. Kakamitin muna natin to saglit. So pagdidikit-dikitin lang natin siya base dun sa laki ng tatakpan natin bintana, very very light lang yung stick glue para madali din tanggalin. And tanan! Nice one. So pwede na tayo magdikit ng wallpaper. Actually FYI lang, the sticker na siya sa likod. Pero since temporary ko lang siyang ilalagay sa pader namin, i-stick glue lang din natin siya. So paglalagay pa lang ng background, nangamote na ako at kumain na siya ng ilang minuto sa vlog ko. Kahit hindi naman talaga ito yung pinaka-topic, pero at least one down na tayo. At eto na. So ito yung pinaka-table na gagamitin ko. Humira muna ako ng antigong lamesa ni Lola dun sa kabilang bahay. Siyempre dapat madami tayong source ng gamit para di na tayo magre-renta pa. So okay na tayo dyan. Next, hinanda ko na yung mga tinapay na karamihan ay gawa dito sa aming munting bayan. Shoutout nga pala sa mga bakery dyan na gumawa nitong mga tinapay. Baka naman. So eto na yung part na bibilisan na natin dahil parating na yung mga bisita. Una kong nilagay itong malaking kahon kaso may mga drawing siyang panira sa design. Kaya pinatungan ko siya nitong maliit, at least naging dalawa yung level ng patungan niya. Kaso hindi naman siya pantay, so lalagyan natin siya ng pansingit. Brought to you by Vicks Vaporub. At yung dalawa namang maliit na drawer box, dito ko pagpapatungin sa kaliwa. Kaso hindi rin siya pantay, kaya gagamitan ulit natin siya ng pansingit na syempre pang international standard pa rin. So yung dalawang packaging tape na kinuha ko, malaki din ng roll na gagampanan niyan. Dito ko ipapatong yung wood plank, tapos katabi niya lalagyan natin ng papansing palayo para may konting native style effect. Ilalagay na rin natin tong kickstand at yung apat na jar na pagpapatungan ko nitong chopping board. So isisiksik lang natin lahat yan dyan at ayusin natin ng konti para magkasya silang lahat. Ilalagay na rin natin tong basket na paglalagay ng tinapay with matching design XX sa ilalim, at medyo itataas natin tong chocolate fountain para naman kita sa picture-picturan. O diba? At eto na yung magpapasosyal ng ating grazing table. Sino magkakalang patapong bote lang yan, diba? So isi-setup na din natin yung lagay ng mga pagkain para matansya natin kung kakasya ba sila lahat. Naglagay din ako ng bowl at yung pan-display na ginawa ko, actually nasira siya. Pero mamaya ko na yung naayusin dahil parating na yung mga bisita. Pahabol design, nahalungkat ko itong lagayan ng whiskey na pwede nating isingit dito, pang dagdag kaek-ekan din. At itong lampshade na to, DIY project ko din to at ilalagay natin siya dito, pang pailaw natin yung sa fried chicken mamaya. So far okay na ako sa setup ko, dahil medyo gahol na ako sa oras, ilalagay ko na yung mga pagkain. Iuna na natin itong baksiyo. Joke lang, kanin yan uy, may paulam tayo mamaya kaya may pa-rice din tayo dapat. Ilalagay ko na din tong mani para may pika-pika sila mamaya. At kung sakaling preferred nila yung may balat or yung maning walang balat, meron tayo nyan. Bumili nga din pala ako ng suman kanina, ipandadagdag handa din natin yan. Tapos, inuna ko nang ilagay yung garnish sa shooter glass habang hinihintay ko maluto yung Shanghai. Hirap sabihin. Dual purpose kung bakit dito namin siya ilalagay. Number 1, para i-level up yung presentation, at number 2, para hindi naman pakyawan yung pagkuha ng lumpiang Shanghai, di ba? Genius. Okay na yung niluto ni Mama na biko at yung in-order ko na Londres. At swak na din sa banga yung afritada at menudo na luto ng aking napakagandang asawa. Dahil ito yung lalagyan ng fried chicken, sasapian natin siya ng malinis na brown paper para naman safe yung kakain.
Okay, palpak. Take 2. Lalagyan natin ng tape sa ilalim para dumikit. Yan. Nice one. Tapos lagyan pa natin ng warm light para may painit effect. So, ilagay na natin yung cake na bigay ng pinsan ko at yung mga tinapay na pinaghati-hati ko para naman makakain lahat. O, diba? Feeling ko ang genius ko dito. Maglalagay din tayo ng tinapay dito sa baba at i-arrange ko na lang siya sa hindi ko malaman direksyon kasi natetense na ako dahil parating na yung mga bisita at isusunod na natin tong spaghetti na simbolong pagkain ng mga handaan Pinoy. So, hindi pa luto yung pansit kaya ilalagay na muna natin tong paprutas natin na may isang piling ng saging. At dito ko nga pala ilalagay sa gilid yung coffee jelly dahil ito'y madaling maubos eh, kaya simplihan natin siya dito. Well, luto na din sa wakas yung fried chicken at yung pang VIP na lumpiang Shanghai. Medyo kinulang na ako sa time na magdagdag pa ng mga ibang design, kaya sisimplihan na lang natin itong fairy light para at least magbigay ng warm ambience dun sa gracing table natin. Ching! O, diba? Pang Instagram na. Actually, di nyo naman kailangan ng mamahaling pagkain para gumawa ng gracing table. Kita nyo naman, naglagay lang ako ng suman, biko, mani at iba pang mga typical na panghanda. Pero, naging social pa rin tingnan, di ba? Ang technique dyan, yung layering ng pagkain. Tapos, idadagdag mo pa yung mga pang-display o yung mga pang-design na mailalagay mo. Pero, dapat hindi naman OA, ha? Tapos, mag-a-add ka pa ng pailaw effect, sigurado may impress sa'yo yung mga bisita mo. At tingin ko naman, inagandahan ng ate ko sa ginawa kong grazing table dahil pangita naman sa sayaw niyang pambata. So, I think mission accomplished naman ako, kaya worth it naman lahat ng pagod. So, next time ulit at gagawa na naman tayo ng mga kakaibang bagay. God bless you all!